Hi guys! Hi mga kabilbil! Welcome po sa ating channel! Kamusta na ang bawat isa sa atin mga kabilbil? So today guys, magluluto tayo ng Chinese cabbage or Petchay Baguio. Sang Petchay Baguio. So napakasimple lang nito guys. Ang gagawin lang natin ay gigisahin lang natin ito ng ating 1-4 na karneng baboy na medyo may taba. Then gagamit tayo guys ng HIBI o yung hipong pinatuyo. At saka yung ating bawang sibuyas. Siyempre yung ating pinakang main course ay yung ating Petchay Baguio. Ngayon, napakasimple lang at mura-mura lang itong ating recipe for today mga kabilbil. Let's cook guys! Let's start! Ang gagawin natin sa cabbage mga kabilbil ay hiwain muna natin ito. Tanggalin lang natin yung pinakang puno. Siyempre, yung mga medyo may damage, gaya nito, ay tatanggalin natin yan. Hindi natin na sasama yan kasi baka may uod. Yan, tatanggalin lang natin ang ating kamay. Gamitin natin yung ating kamay sa pagtanggal. Kasi minsan may uod yung mga ganito mga kabibig. Kaya ingatan natin nalihin. Para safe yung ating kinakain. Ayan. So, himayin lang natin ito bago natin gayatin. Kapag okay naman yung gulay, guys, madali na natin itong magagayat. So, sayang, huwag natin itapon yung iba kasi lalo na yung mga medyo green. Ayan, gamutan itong medyo lang kayo na hindi na natin ito sasama. Saka natin ito hihiwain. Ito lang yung hiwa guys para medyo magandang bisahin yung ating Petchay Baguio or Chinese cabbage. Hindi ko alam po anong tawag sa iba nito guys, pero ito ay Chinese cabbage ang alam ko. Hindi ko lang alam po anong tawag nito sa Korea or sa ibang ano. So hiwain lang natin hanggang matapos natin mahiwa ito. Napakalutong ng ating Petchay Baguio. Ang ating Petchay Baguio. So, hindi mo po muna guys bago natin ito ubasan para dito natin yung mga uod. Hindi naman hugasan natin ito na mabuti mga kabilbil. Para siguradong malinis na malinis yung ating gulay. Kasi minsan may mga buha-buhangin ito doon sa singit ng ating gulay. Kaya tinatanggal natin isa-isa bago natin hiwain para safe yung ating kakainin. Wala tayong buhangin makain. Okay na to guys. Nagigisa na tayo mga kabilbil. Kaya mga kabilbil, gumamit tayo ng kawa para masarap tayo mas magandang magsangkot tsaka pagka malawak yung ating kawa. So, ayan. Lagyan na natin ng oil. Yung mga 3 kutsara o 2 kutsarang oil lang yan. Bago pa man pumilantik guys yung ating kawali, lalagyan na natin yung karapi. Lutuin lang natin itong karne guys hanggang mag-golden brown na. Pan natin para mabilis malubog. Ayan mga kabilbil, na golden brown na yung ating karne. Lalagyan naman natin yung ating HIBI. Delicious
sure na lutong-lutong guys yung ating mga sahos. Saan natin nilagay yung sibuyas, bawang. At samasamahin na natin guys. Napakabango na ng ating agin isa. Ito yung pinakampart na paborito ko guys. Kapag ginigisa na yung sibuyas bawang. So, ang bango-bango. Nilalagyan na natin yung mga sa ating mula, yung ating agin kay Baguio. So, ang bango-bango mga kabilbil. So, gumamit ako ng kawa guys para easy sa atin na isang kutsa itong ating or haluin yung ating gulay. Kasi ito ay kala ninyo marami pero pag ito ay medyo nakuloom na bababa na din yan, liliit pa din kaagad siya. So, ngayon naman, magsisison tayo ng pagin natin ng salt. Black pepper o pamintang gulot. Tapos talagyan natin ng oyster sauce. Dalawang kutsara lang guys. Then nalagyan natin ito ng tubig. One cup ng tubig. Ayan, haluin lang natin bago natin ito takpan. So, napakadali ng lutuin ng ating recipe guys. Takpan na natin and cook for 1 to 3 minutes. For 1 minute, okay na yan kasi hindi natin gustong malabog o lumambot yung ating gulay para mapanatili pa natin guys yung crispiness ng ating petchay baguio. So, takpan muna natin. So, ayan guys, luto na ang ating ginisang petchay baguio. Napakasimple lang ang luto nito guys. Ayan, luto na siya. Papatay na natin ng apoy para hindi mawala yung pagka-crispiness niya. Magpiplating na tayo mga kabilbil.